Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga jin, ng mga engkanto at ng mga syayatin, mga demonyo. So tiyatalakay na natin yung mga pamiminsala nila sa mga tao. So nung nakaraan, yung mga physical na pinsala na maaring idulot ng mga demonyo sa mga tao. Pero actually tinutuoy dito Shaitan kasi sila naman predominantly yung namiminsala. Pero katulad din sinasabi ng mga scholar, maaring kahit yung Muslim na jinn, makakapaminsala din kung halimbawa yung, kung naalala niyo yung hadith, merong nagbuhos ng tubig, mainit na tubig doon sa butas at namatay daw yung anak niya. So yung jinn na yon, so napipinsala siya at maaari din siyang makapaminsala. Kasi hindi porke mananampalataya, hindi gagawa ng masama, di ba? Maaari din gagawa ng masama ang mananampalataya. Katulad ng kung paanong may mananampalatayang tao na maaaring makakagawa pa rin ng masama. So ngayon, yung sumunod, ito. So yung mga satanas, maaari sila magdulot nito. Yung maradot taon, minal jin. So maaari sila magdulot ng mga taon. Yung taon, ito yung mga epidemic na nadidistinguish sila mula sa pangkaraniwang sakit na mabilis silang kumakalat at maaring makakaapekto sa maraming mga tao, hindi lang sa isang lugar. So dito akbar ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam anna fana'u amtihabitta'an wa ta'un wa khazza a'da'akum minal jin wa fi kullin shahadatun. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron daw mga tao sa umma na ito, fana'u ummatihi bitta'an wa ta'un. Bitaan sa pamagitan ng yung pagsaksak o pagkakataga sa espada, ibig sabihin mamamatay sila sa pamagitan ng sandata, o taon, mamamatay sila sa pamagitan ng sakit. Mamatay sila sa pamagitan ng sakit. Wakazaada akong minal jin. At itong taon na ito na tinutukoy ay kumbaga pinsala na idinudulot ng mga jin. O ang ilan dito ay pinsala na idinudulot ng mga jin. At ang sino mang mamamatay sa pamagitan nito ay maituturing na shahid. Shahid, nakatulad nung halimbawa yung namatay na nalunod, namatay na... Yung katulad yung natalakay natin nung nakaraan, yung nalunod, yung nabagsakan ng mabigat na bagay. So ganito rin, yung namatay sa taon, inshallah ay shahid din. So although hindi sila katulad ng shahid ma'araka na mayroong iba't ibang mga pribilehyo sa araw ng paghuhukom, ang shahid na ito inshallah ay mayroon pa rin kumagang magandang kamatayan inshallah at maaari siyang makaasa sa gantimpala ni Allah. At iniulat ni Al-Hakim, at ta'unu wa kazza'da'ikum minal jin wa huwa lakum shahadatun. Ang mga taon daw, yung mga epidemya, minsan tinatranslate ito na peste, sa English yung plague. Ito raw ay kagagawan o kumbaga yung kasza, parang pagtusok ng inyong mga kalaban na jin. At ito para sa inyo ay shahada, inshallah. Wa ma asaba Nabiyullahi Ayyub kana bisababil jin. So sinasabi sa mga tafsir na si Ayyub alihis salam, si Job, di ba, nagkasakit siya.
Ang naging dahilan ng kanyang sakit ay dulot ng jin. Katulad ng sinabi ni Allah, Wadkur abdana Ayyub, idnada rabbahu, anni massani shaitan, binasabin, wa adabin. Banggitin ang aming alipin na si Ayyub nang nanalangin siya sa kanyang Panginoon at sinabi niya, tunay na hinaplos ako ni Satanas. So dito, maunawaan natin na Satanas nga ay kabilang sa mga jin. So maaari rin itong mga ngahulugan na bukod kay Satanas, ang iba pang mga jin ay maaring may kakayanan na magdulot ng sakit sa mga tao. Maaring may kakayanan na magdulot ng sakit sa mga tao. So bukod pa doon sa ano, bukod pa doon sa pangkukulam, sa salamangka, na maaring yung jin ay makakapinsala sa tao. So yung jin mismo, kahit wala siyang partner na tao, makakapinsala siya sa mga tao. Kasi nga, hinaplos daw siya ni Satanas at siya ay dinatnan ng nusb, binusbin wa adabin. Sabi ni Ayub, masaniya shaitanu binusbin wa adabin, hinaplos ako ni Satanas sa pamagitan ng nusob, yung kalungkutan, at adab, parusa. Nusob sa kanyang kalusugan, sa kanyang kumbaga psychological na kalagayan, at adab naman sa kanyang physical na kalagayan at gayon din sa kanyang yaman. So, si Satanas mismo ang nagpadala ng sakit kay Ayub. So, ito yung napagtibay din natin na tinangka ni Satanas na saktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at maaring nangyari nga ito sa bawat isa sa mga propeta na pinagtangkaan sila ni Satanas na masaktan, pero si Ayub dinulot ni Allah na mapinsala talaga siya ni Satanas para makakuha tayo ng aral mula sa kanya, inshallah. Kaya ngayon mga tao, so sa atin, di ba, sunnah na ang tao ay magpapakupkup kay Allah tuwi nang mapupunta siya sa isang ilang na lugar. Di ba yung isang kilalang dua? A'udhu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Napakaiksing ano yun, napakaiksi na dua. Nagpapakupkup ako kay Allah sa kanyang mga salita na perpekto laban sa kasamaan ng kanyang mga nilikha. So mula rito, yung aral na makukuha natin dito, so pwede tayong manalangin sa mga pangalan ni Allah. Diba? Ya Ghafur, Ya Rahman, diba sabi ni Allah, walillahi asma'ul husna fadu'uhu biha. Kay Allah ang magagandang mga pangalan, manalangin kayo sa Kanya sa pamagitan ng mga ito. Pero bukod sa mga pangalan, pwede tayong manalangin kay Allah sa pamagitan ng Kanyang mga katangian. So dito, di ba? Bikalimatillahi tamat. Nagpapukup tayo sa mga salita ni Allah na perpekto. So, nagpapukup tayo sa salita ni Allah na perpekto. Katangian nyo ni Allah. So ibig sabihin, pwede. Kaya nga yung ano, maraming mga dua na nababanggit yung ano, yung iba't ibang katangian ni Allah na kumbaga, nananalangin tayo kay Allah sa pamagitan ng kanyang mga katangian. So yun yung isang aral doon. Siyempre, isang aral doon sa dua na yun, ang kalam ay sifa ni Allah. Nagpapakupkup nga tayo kay Allah sa pamagitan ng kanyang sifa na kalam. So kung ang Quran ay kalam ni Allah, salita ni Allah, ibig sabihin, hindi yun nilikha. Kasama yun ni Allah na umiiral ang kanyang pananalita kasama ang Quran. Kaya magandang yung ano, yung maraming makakabisado yung tao na ano, na iba't ibang mga dua, inshallah, lalo na yung ano, yung si Manong eh, yung sinasabihan ko nga siya nung nakaraan eh, na magdua siya. Eh wala, ano daw eh, may nire-recite naman daw siya na ano, may ugali kasi yun na ano, ayaw niya yung ano, yung nauunahan siya. Ayan nyo na lang siya pag gaganon. Pero yun nga, minsan ano eh, di ba, may dua na specific para sa isang bagay.
Gawin mo yun, gamitin mo yun. Kasi bahagi yun ng pananampalataya na paniniwala mo na kapag ginamit mo yung dua na yun, specific na dua na yun para sa isang bagay, ibig sabihin, nananalig ka kay Allah na maliligtas ka. Okay? Hindi yung sasabihin mo, na gano'n naman ako, ya'udhu billah. Eh, meron nga specific na dua para doon. Parang ano yun, merong pako. Tapos bibigyan mo siya, ito, martilyo. Hindi, meron na akong plies. Oo, pwede niya pukpukin yun ng plies, oo. Pero, di ba mas mainam gamitin martilyo? Ganon. So, merong ano, may mga dua na specific para sa mga bagay. At mainam nga na ano, na magkabisado yung mga Muslim ng mga dua. Inshallah, kasi nagpapakita yun ng kanyang pananampalataya kay Allah. At pananalig kay Allah na siya ay kumpleto sa kanyang pananampalataya kay Allah, inshallah. Minsan yung tao kasi ano eh, iba-iba rin yung ugali ng tao. Minsan parang ayaw niya na ano eh, parang ayaw niya yung ano, yung tinuturuan. Kailangan ano, alam na niya yung sasabihin mo. Pag may taong ganun, minsan sakyan niyo na lang eh. Sakyan niyo na lang para tapos mapipikon. Mapipikon ka lang eh. So may ano, may dua, ano ba, mapunta kayo sa ano? Kahit ano eh, saang lugar. Ano ba, bahay na walang nakatira. Matagal nang walang nakatira. Ba, kayo lumipat kayo ng bahay, di ba? Oh, napunta kayo doon kay Yunus. Hindi magdua kayo, gano'n. Na'udhu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kasi hindi nyo alam sinong tumira doon nung walang tao doon. Mapunta kayo sa ano, sa gubat. Kahit saan eh, kahit ano, yung minsan lalakad kayo sa kalsada, tapos nakaramdam kayo ng ano, ng kaba o pangamba, o gano'n din. Kasi hindi lang yung, ang dua na yung hindi lang laban sa mga jinn eh. Laban sa disgrasya, laban sa kahit anong ano, sakuna. Kasi ang hinihiling mo kay Allah ng pagpapakupkup doon, lahat ng kasamaan na maaring idulot ng nilikha ni Allah. Parang doon sana, di ba? Suratul Falak, min syarri ma khalaq. Nagpapakupkup tayo kay Allah mula sa kasamaan ng mga nilikha. So maganda yung mga ano, yung mga dua na palaging ano, sinasabuhay o sinasambit ng mga Muslim, inshallah. So bukod doon sa mga taon na yung ano, yung maramihan na pagkakasakit. So syempre may kakayanan din ang jin na magdulot ng iba pang mga sakit. Actually may isang ang libro nito eh, maganda yun eh, yung ano. Hindi ko alam kung meron ba tayo noon. Yung ano, yung Jin and Human Sickness. May nakita pa kayong ganung libro? Jin and Human Sickness. May ganung libro eh sa Darussalam. Hindi ko lang alam kung meron tayong ganun. Isang buong libro yun, tungkol lang yun sa mga sakit na posibleng dulot ng mga jin. Kaya posible nga na ano talaga eh, kung syempre hindi naman lahat ng sakit jin ang may kagagawan. Ba, sipon, ubo, pwede naman ano lang, virus, di ba? Pero may mga sakit talaga na eh. Yung kakaiba talaga na halimbawa yung lalo-lalo na yung, ano, yung nakaka-apekto sa pag-iisip o ugali ng tao, jin talaga yung ano, yung isang malaking posibilidad. Jin yung maaring may malaking kinalaman. Kaya nga may nampar sa tao yung palaging nagpapakup kay Allah. So merong ano hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mar'ati al mustahada. So sinabi raw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa babae na dinurugo. So, nakakaranas siya ng pagdurugo. Pero hindi naman panahon ng kanyang menstruation. Sakit din yun. Kumbaga, lumalabas sa kanya, dugo talaga na ano, na yung katulad yung dugo na dumadaloy sa katawan, na hindi siya hide. Ang tawag doon is tihada. At yun ay nangyayari kapag yung babae merong halimbawa, may sira dun sa kanyang mga ugat, at dun lumalabas. So tawag doon is tihada. At ang pangalan daw nung babae na ito, si Hamna bint Jahash. Hamna bint Jahash. Hindi ko lang alam kung kaano-ano ba ito ni Zainab.
So sabi, inna mahadihi rakdatun min rakadati shaitan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagdurugo daw na nararanasan niya ay kabilang sa mga sipa ni Satanas. So kung mapapansin ninyo dito, yung mga pamiminsala, may iba't ibang tawag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong istihada, di ba, tinawag niyang ano, sipa ni Satanas. Tapos yung taon, tusok ni Satanas. Tapos yung baby, di ba, bakit umiiyak yung baby, anong ginagawa ni Satanas? Sinasaktan din niya yung baby. So tinutusok niya rin yung baby. So yung mga pamiminsala, kumbaga ni Satanas, ipinaliwanag ng ganito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi ganun niya ito naunawaan. Kasi syempre, hindi natin ini-imagine si Satanas na may hugis ng tao, na meron siyang paa na sumisipa, ganun, o meron siyang daliri na katulad ng daliri ng tao. Hindi. Lahat ng ito ay al-gaib. Pero ito ay dumarating sa atin sa pamagitan ng ganito mga hadith. Kasi ganito ito inunawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So lahat ng mga sakit, posibilidad o may posibilidad na ito ay kagagawan ng jinn. May posibilidad na ito ay kagagawan ng jinn. Si sumunod, musyara katuli bani Adam fi ta'amihim wa syarabihim wa maskanihim. So yung mga jinn, meron daw silang kakayanan na makihati sa pagkain ng mga tao at gayon din sa kanilang tirahan. At ito ay isang katotohanan kasi kung saan tayo kumikilos, naroon din yung mga jinn mismo. Nakikita nila tayo pero sila, hindi natin sila nakikita. Nakikita nila tayo pero sila, hindi natin nakikita. Wa minal adal ladhi yajlibuhu shaytanu lil insani anya tadiya ala ta'amihi wa syarabihi fa yushrikuhu fihima. Kabilang sa mga pinsala ng mga demonyo ay ang pakikisalo daw niya sa pagkain ng mga tao. Pagkain, inumin at bahay ng mga tao. At sila nga ay nakikisali, nakikihati sa kanila. Wayushrikuhu fil mabiti fi manzilihi. Sa mga demonyo, halimbawa, siya ay kasama doon sa bahay niya, kumbaga na nakatira, kung saan ka kumikilos, kumbaga naroon din siya. Lalong-lalong na halimbawa sa ano, sa CR, sa palikuran, kaya hindi maganda na yung tao ay nagtatagal sa CR. No, wala naman siyang ginagawa doon. May taong ganun eh, hindi ko alam bakit. Na ano, wala naman siyang ginagawa. Ewan ko, nagbababad lang doon, hindi ko alam nung ano, ginagawa. At iba pang mga ano, halimbawa mga liblib na ano, na bahagi ng bahay, hindi maganda yung naglalagi ang tao doon. Halimbawa naglalagi siya sa ano, yung nga dito sa masjid. May ano, may jin daw dito. Hindi ko pa naranasan 'yon, pero ano. Pero may ano, may maraming lahat sila may kinukuwentong ganun na may jin dito. At nagpaparamdam talaga sila. Kaya nga si Sa'ad noon, nag-aalala ko kay Sa'ad noon eh, lagi nandun sa taas. Tapos, tumatakbo-takbo. Hindi ko alam kung meron bang kalaro o ano. Nandiyan pa sa janasa. Sa mga ganyang lugar, hindi yung tinatambayan. Kasi yung titinan mo, anong gagawin niyo doon sa janasa? Wala namang signal doon eh. Di ba? Pwede nga, may kalaro siya eh, yung ano, kaya minsan ano eh, na, kinwento ni Manong, ano, tumatakbo-takbo daw dyan sa taas na parang may ano, kalaro, parang nagano sila, yung mataya-taya. Kaya nga anong ano eh, pwede ko na sigurong biruin si Rashid ngayon, baka naka-recover na to eh. Isa, kaya yan yung iniisip ko noon, bakit nawala si Saad,
yung jin ni Saad, naghanap ng bagong kaibigan. Siya ngayon. Siya yung pumalit. Kaya yung mga lugar na ano, yung hindi dapat tambayan, kahit ano yung CR, madidilim na bahagi ng bahay, kahit rooftop pa yan, kumbaga. Kasi doon malakas yung signal, eh. Magle-level up ka na, eh. Kailangan mong malakas sa signal. Hindi ano, hindi maganda kasi posibleng ano. Oo. Oh. Eh kung tumalon pa, tumalon yung kalaro ni Saad doon, tumalon din siya. Paano na, di ba? So hindi ano, hindi maganda. Kaya dapat yung ano, di ba? Di ba maraming mga sunna sa bahay? Pag magsasara ka ng pinto, sabi mo, Bismillah. Tapos mag-recite ka ng ano, yung Ayatul Kursi. Lalo na yung dalawang huling sura ng Suratul Baqara bago ka matulog. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas, diba pa? So lahat ng ano, lahat kasi ang jin, kumbaga, maganda yung pagkakapaliwanag nung ano eh. Hindi pa ako Muslim nung napanood ko yan eh. Kasi di ba mga Kristiyano naniniwala sa mga engkanto? Sabi nila, kung titingnan mo raw yung tao, sa atomic level ha, atomic level, ang distansya sa pagitan ng electron, yung gitna ng atom, di ba? Tapos ano yung nasa labas ng atom? Yung nucleus pala, yung gitna. Tapos yung umiikot sa kanyang electron, di ba? Ang laki ng distansya sa pagitan ng ano, nung nucleus na yon tsaka ng electron. So kung sa atomic level, yung tao, kayang-kayang tumagos ng isa pang atomic level uli na ano na nilikha ni Allah yung mga engkanto. Kung dadaan-daan sila sa pagitan ng mga tao, kayang-kaya daw tumagos. O kaya hindi natin talaga sila maobserbahan kasi kung yung mga nilalang na ito, sabi nila, yung mga jinn. Hindi pa ako Muslim noon nang napanood ko yun. Kung may mga ganito raw nilalang na iba yung composition nila, atomically iba yung composition nila. Hindi nga natin talaga sila makikita. Nariyan sila, pero yung paningin natin, tumatagos lang sa kanila. Kasi iba yung ano, yung composition nila. Kasi kahit ngayon, di ba, maraming mga nasa hangin, hindi natin nakikita. Maraming mga physical forces, hindi natin nakikita. Magnetism, electricity, yung liwanag mismo, di ba? Hindi natin siya nakikita, although pinapaliwanag yung light, di ba, bilang particle o kaya wave. Pero ang nakikita, na obserbahan, na pe-perceive ng mata, reflection ng kung ano yung kulay nung tinamaan niya. Pero yung ilaw mismo, hindi natin nakikita. Kaya nga ano eh, sabi nga nung iba, misnomer daw yung ano eh, sasabihin visible light. Kasi kung visible yung light, opaque yun. E di wala tayong makikita. So yung light, nagpa-function siya as wave, tatama sa isang bagay, at yung bagay na yun, mag-i-emit ng panibagong wave ng kulay, yun yung nakikita ng mata. Pero yung light mismo, hindi natin makikita. So kung may ganun na nilikha si Allah, yung liwanag, e di posibleng ganun din yung mga nilikha ni Allah sa pamagitan ng liwanag, yung mga anghel. So hindi rin sila basta-bastang makikita. O yung apoy, di ba? Actually, merong apoy na ano eh. Fuel pala. Merong fuel na ang apoy nito, ano. Ang fuel na, may fuel na yung apoy nito, ano eh. Yung invisible. Hindi nakikita. Yung methanol, yung LPG kapag umapoy, di ba, ano. Depende sa timpla ng ano eh, ng hangin tsaka ng ano, ng gas. Pwede siyang blue. Yung blue yung pinakamainit, yung maganda yung timpla. Blue, orange, dilaw. Dilaw, maraming sayang yun. Kumbaga. Tsaka mausok. Kung obserbahan niyo yung ilaw ng kandila, mausok yun. Kasi hindi complete yung combustion. Eh. Mababa yung, ano, yung efficiency nung, ano, nung pagkaka-combust. Pero yung, ano, yung apoy na blue, yun yung mataas ang efficiency. Yung methanol, walang kulay. Kaya nga, minsan may nangyaring ano yan, aksidente sa Formula 1. Merong nasunog na ano na kotse. Nasunog din yung mga tao sa paligid niya. Nagtatakbuhan sila. Na wala ka namang nakikita nung nangyayari sa kanila bakit sila nagtatakbuhan. Yung pala nasusunog na sila. Yung pala nasusunog
na sila. So ginawa nila lahat ng ano, buong paligid na lang, binombahan na nila ng fire extinguisher. So yung mga jinn, ano sila? Kumaga, itong sinasabi sa mga hadith na kasama natin sila na maaring kakain sila, iinom o titira sa ating mga tahanan, hindi ito ano, hindi ito malayo sa katotohanan. At narito sila kung saan tayo kumikilos. Kaya dapat yung tao, palaging ano, palaging nagpapakukup kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, at hindi yung uugaliin niya na yung, ano, yung mga bagay-bagay na tumataliwas sa mga mabubuting asal. Bawa sa palikuran, dapat lagi siya magdudua, tapos huwag siyang tatambay dun sa mga lugar na madilim o mga lugar na marumi. Bawa mga tambakan ng basura, yun, hindi magandang ano, tambayan yung mga lugar na yun. So ito yung ano, yung unang nabanggit dito. Na yun nga sinabi, yushrikuhu fil mabiti fi manzilihi, nakikisama siya doon sa pagtira sa bahay niya. Wayakunu dalika minhu idha khalafa al-abdu hajjir rahman. At mangyayari lamang ito na yung jinn ay makikisali sa pagkain mo at sa inumin mo at sa bahay mo kapag ikaw ay tumaliwas sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala o gafala ang dhikrillah o hindi ka umaalala sa okay, hindi ka umaalala kay Allah. Amma idha kana multaziman bil huda alladhi hadana Allahu ilayhi la yaghfal an dhikrillah. Yung tao na nananatili sa matuwid na gabay ni Allah, hindi siya makakalimot na alalahanin si Allah. Fa inna shaytana la yajid sabilan ila amwalina wa buyutina. At kapag palagi tayo nagkapapakup kay Allah, ay hindi makakatagpo sa tanas ng daan patungo sa ating mga ari-arian at patungo sa ating mga bahay. Eh, siyempre, katulad ng natalakay natin dun sa ano, yung pagkakakulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi nga porke lagi kang nagdidikir o lagi kang nagbabasa ng Quran, lagi kang umaalala kay Allah, ay hindi ka natatablan ng kulam o ng epekto ng jinn. Kasi di ba si Ayyub mismo, propeta na yun, tinablan pa ng epekto ng jinn. So maaaring dudulutin ni Allah na magkakaroon ng epekto ang jinn sa sino mang nanaisin niya bilang pagsubok sa sino mang naisin ni Allah. Kahit gaano ka pa kamatuwid na mananampalataya. Kaya palagian ng tao, isa sa mga aral na makukuha natin dito sa libro, yung palagi tayong magpapakupkup kay Allah at huwag tayong magkakaroon ng kumpiyansa sa ating mga sarili. Isipin natin, matibay na ang ating pananampalataya at hindi na tayo mapipinsala ng jinn. Palagi tayong magpakupkup pa rin kay Allah. Inshallah. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.